What's up mga katropa? Siyempre nandito na naman tayo upang magbahagi ng isang masarap na ulam na may sabaw. Ayan, pinaka the best na ulam sa buong universe ang ating ihahain dahil sigurado ako hindi ka lang mabubusog ay mag-enjoy ka pa. Ayan, so paalala lang mga katropa, dito muna tayo sa ating mga paalala at syempre sunod natin ang ating the best na mga sangkap ingredients, ika nga sa Ingles. At ayan, masahin mo mga katropa at tuloy-tuloy lang tayo. Syempre pag natapos yan, bibigyan kita ng isang magandang kwento tungkol sa ating niluluto at swak na swak. Dahil alam ko, relate na relate ito sa ating niluluto. Ayan, so keep on watching lang at syempre antabayanan ko lang lagi kung ano ang ating niluluto dahil number one ito at the best na ulam. Yan, ito yung lagi natin na magustong ulamin, lalong-lalo na kapag pagod tayo sa trabaho at syempre lalong-lalo na kapag takam na takam tayo at gusto nating magpalakas, lalong-lalo na kapag kailangan nating mag-exercise sa gabi. Ayan, so paalala mga katropa, mga kamarites dyan sa baba, pakibasa na lang at syempre ikaw na bahalang umintindi. Alam ko naman na matanda ka na at kayang-kaya mo nang intindihin yan. At syempre, nandito na yung ating proseso ng pagluluto. Pwede mong sabayan o di kaya pwede mo rin namang panuurin para mamaya alam mo kung gusto mong lutuin. At syempre, ikaw nang bahala dyan na sumunod. Ayan. So, bago yan, syempre, at kahit na habang nanonood ka, bibigyan kita ng isang napakagandang kwento. Dahil ang ating niluluto ay hipon. Ayan, yan yung pinaka the best na ulam. At syempre, ulo. Yan, ulo ng isda. Baka iba yung iniisip mo na ulo, katropa. Ayan, so tutuloy lang natin. Ayan, balik tayo sa ating cooking mga katropa. Dahil ang ating sangkap ngayon ay ulo at ng isda at hipon. Kaya magpo-focus tayo sa informasyon tungkol sa ulo. At syempre, sasama natin ang hipon. Dahil alam ko na paborito mo ang hipon. At sigurado ako na madalas mong tambayan ang lugar na maraming nagtitinda ng hipon. Agoy, ayan, huli ka katropa. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko na tambayan mo dyan sa bandang Cubao, sa may Alibangbang at syempre dyan sa may banda Patay Sindi na ilaw na bahay sa may bulibad ng Pag-ibig. Ayan, alam ko yan na kaya ka inuumaga ng uwi dahil sa naghahanap ka ng hipon na mapuputi at makikinis at ang oras ng labas nila, syempre alam na alam mo yan. At parada ng mga hipon ay tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Syempre, narinig ko yan kay Kamigs kasi naikwento niya na sa akin dati. Ayan, dahil marites ka na nandyan sa baba, sure din ako na narinig mo na din at sure ako na alam mo ang mga lugar na aking sinasabi. Ikaw pa ba magpapaiwan sa mga ganyang eksena mga katropa? Sure ako na alam mo ang oras ng labas ng mga panindang hipon. Ayan, so oras na hindi pa sila bilasa at malagkit. Alam mo rin yung oras na mga yan, yung mga oras na bagong hugas sila, ika nga. Ayan, kaya yan din ang oras na tinatambayan mo sila. Pero mas sure ako na ang hinihintay mo ay ang oras na uwian na. Dahil syempre aalukin ka ng hipon ng pangyosi lang or pamasahe lang. Pwede na syempre pamasahe lang sa jeep. Pwede kaya pambili lang ng yosi. Ikaw pa ba ay hihindi? Natural na igagrab mo na yan katropa. At syempre ikaw din na madaling matugso sa mura at bilasan na hipon ay kakagat ka. Ayan, kasi lamang dyan din naman yan. Pero mag-ingat ka katropa sa hipon. Pag kumain ka, baka hindi hinugasan na mabuti at medyo mabuhangin-buhangin pa yung makuha mo na hipon. Ayan.
At syempre, kung kakamayin mo naman ang hipon, dapat maglagay ka ng supot diyan para safe ang pagkain mo at hindi ka makakuha ng virus. Alam mo naman na nagkalat ang virus ngayon at uso din ang sakit. Lalo na ang mga nakakahawa na sakit ay ambot. Bakit napunta tayo sa hipon? Sa Quezon City, hipon na ulam ang ating menu for today. Ituloy na natin ang pagluluto, mga katropa. Dumako naman tayo sa ulo ng isda dahil ang isa sa menu natin na nagpapasarap sa luto natin na ulam ngayon ay ulo ng isda. Kaya bigyan din natin ng kwento itong ulo na sahog natin. Kaya bibigyan kita ng trivia na napakaganda. Siyempre, hindi ka mabobored dyan dahil bukod sa nakikipagmarites ka, meron ka pang isang natutunan. Bale, dalawa yung natutunan mo ngayon na trivia tungkol sa ating mga sangkap. Alam mo ba na maraming klase ng ulo? Ayan, siyempre, bukod sa alam mo ito, may ulo na nagkakaiba sa hugis at itsura, depende sa guhit at buhok. Ayan, ano ba ang ulo na yan na binabanggit natin? At depende sa suot na sombrero, syempre. May ulo na malaki at may ulo na medyo oblong at may ulo na patusok sa bandang nguso. Agoy, anong klase ba ng ulo yan? Hindi naman yata ulo ng isda ito. Ang ibang ulo sa aking na-describe, ano ba naman itong naiisip natin? Ikaw dyan na Marites sa baba, syempre, ikaw na lang yung tatanungin ko para makakuha ko ng idea tungkol dito. Ayan, so tatanungin kita, katropa, dahil tutal nandyan ka naman na mahilig makimarites sa baba, ito na lang yung tatanong ko sa'yo. Ano ang masarap na kinakain mo sa ulo? Ayan, yung ulo na kulay itim, ulo na kulay puti, o yung ulo na kulay brown. At syempre, may ulo na mamula-mula. Ano ang paborito mo na kulay at klase ng ulo dyan sa mga nabanggit natin? At gaano ba kalaki ang ulo na kaya mong kainin? Ay, hambot. Pero wait lang, katropada, baka naliligaw na tayo ng landas at ibang ulo na yung nasa imahinasyon mo. Baka ang ulo na naglalabas ng gatas ang nasa utak mo ay ambot. Kaya yung payo ko sa'yo, katropa, magsimba ka para mabawasan niyang kati mo sa katawan, o di kaya maligo ka muna para matanggal ang init at kati na iyong nararamdaman, dahil ulo ng isda ang ating kakainin at hindi yung ulo ng kapitbahay nyo. Huwag masyado obvious, katropa, baka bigla ka manghilan ng kalabards mo dyan sa maisan or pilapil ng bigla, at bigla ka na lang mangisay-ngisay dyan sa gitna ng maisan. Ayan, medyo nakaka-alarma yun, katropa, kaya kung ako sa'yo ay magdadasal ako, di kaya maliligo ako para malinis-linis naman yung katawan. Pero kung hindi mo na kaya, pwede naman habang naliligo ka, pwede mo nang isabay yan, may kamay ka naman, pwedeng kanan, pwedeng kaliwa, at syempre gamitan mo ng shampoo para madulas-dulas, o di kaya yung sabon. Ayan, so ayan na, dahil simple lang yung pagluluto natin, katropa, nilagay na natin yung sangkap, halos nasa end na tayo. Ayan, so pinakukuluan lang natin, niluluto lang natin yung ulo, saka yung nilagay natin na gulay na sitaw. Ayan, isa sa pinakamasustansyang gulay ang sitaw. Ayan, susunod sa sitaw, syempre bataw, tapos patani, gundol, patola, ayan, saka yung ubod at kalabasa. Yan kasi yung nasa bahay kubo. Ayan, so yan yung mga nakita natin na napakasustansya na gulay, dahil yung sahog natin dito ay sitaw, kaya ang sumunod sa sitaw, bataw. Ayan, yan yung alam natin na masustansya, kahit tanong mo pa dyan sa may alam ng kantang bahay kubo. Ayan, syempre,
kung hindi mo rin naman alam yung kanta ng bahay kubo, ay wag ka na lang magluto at wag mo na rin itanong sa akin dahil hindi ko na problema yan, poproblemahin ko pa ba yan? Ang sakit-sakit na nga ng ulo ko, ayan sa kaka-plok-plok, ay agoy sana all may plok-plok, pero joke lang katropa, ayan syempre, alam mo naman pag sinabi natin plok-plok, ayan, masarap yan, ayan, hindi yan yung plok-plok na alam mo, ah, syempre, ang plok-plok, yan din yung isa na ginagawa natin sa pagluluto, ayan, o di kaya, baka iba yung sinasabi mo na plok-plok, yan yung naririnig mo kapag gabi na tumutunog sa gabi lang kwarto, ayan, napapaisip ka kung ano ba talaga yung plok-plok. Syempre, alam ko naman na matanda ka na alam mo na yan. At syempre, hindi na rin obvious at hindi na rin bago sa'yo. Ayan, pleating na tayo mga katropa. Nailagay na pala natin yung ating mustasa kanina, ayan. So, ayan, nakita mo yung hipon. Ayan, mamula-mula. Ayan, yung tinatawag na press hipon. Syempre, kapag mapula yung hipon, press din yan. Ayan yung ulo na ng isda na ating nilagay, ayan, malaman-laman, alam mo naman pag malaman-laman, syempre masarap kainin, ayan. So, tutuloy lang natin ang plating natin dahil tapos na tayo magluto at syempre tapos na rin natin yung ating trivia, or kahit hindi pa tapos, itutuloy na lang natin sa mga susunod na araw at syempre dahil patapos na tayo sa ating niluluto, ayan, iniikot-ikot na natin yung ating camera para makita mo ng buo ang itsura, syempre para maglaway ka dyan, maglunok-lunok ka dyan, at syempre para mainggit ka, ayan, dahil ako rin ay nainggit dyan sa ulam na yan mga katropa, naglaway ako dahil hindi naman namin yan ulam, ulam yan ng kapitbahay, ayan, syempre inantabayanan natin yung oras ng kanilang pagluluto para maibidyo natin at syempre para makahingi tayo, may dala na rin tayong lalagyan dahil nung luto na, syempre habang nakikipagmarites tayo, ayan, diniskartihan natin at nilabas-labas na natin ang ating lalagyan at syempre pakunwari sound effects tayo ng ehem, 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 ganyan, yung mga sound effects para makadiskarte ka ng ulam mo ng kapitbahay, syempre para libre na ang ulam mo, damihan mo na kung ayaw kang bigyan, syempre ikaw na yung magvoluntaryo na magsandok, tapos sabayan mo na lang agad ng thank you para hindi na sila magreklamo. Ayan pala yung aking Facebook page at syempre ang aking YouTube channel mga katropa. Paki-like and subscribe na rin. Ayan, paki-follow na rin ang aking Facebook page. At syempre, mag-iiwan ako ng isang pasasalamat. At syempre, lagi kong sasabihin na kapag bago ka sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At syempre, pabonus mo na rin ang notification bell lagi dyan para lagi kang updated kapag may bago akong ihahain sa'yo na bagong menu at syempre bagong video na mainit-init pa at lagi kang mauuna dyan. Ayan, kaya maraming salamat katropa sa iyong suporta kahit sa walang kwenta nating cooking menu for today, pero napakasarap naman katropa. Kahit wala namang kwenta ang ating kwento, nandyan ka, kaya maraming maraming salamat at sigurado ako na sana nga nag-enjoy ka at syempre babalik ka pa sa ulit, babalik ka pa ulit sa susunod na ating mga luto. Ayan, kaya maraming maraming salamat. Bye bye mama chup chup.